naahon din. Thank you, Lord. This route has been around since 2011. So no excuses to get lost. The cue sheet has been provided. All the checkpoints are very visible from the road. So Kabanggan, Masinloc, Kabanggan, and back here. Have your QR code scanned. For safety as well, you can also take a photo of the marshal's checkpoint result, just to be sure. So this is a qualifying ride for Paris-Brest-Paris. This is actually going to be a very hot ride. So the prediction is that temperatures can go beyond 40 degrees. The Audax is not a race. It is an unmarshaled, unsupported ride. 4, 3, 2, 1. Rock and roll, everybody. Safety first. Not a race! Not a race! Safety first, everybody. Think of your loved ones. Hydrate! So yun, start na yung batch namin. Audax 200 kilometers, 4 a.m. So from the starting point to the first checkpoint is around 51 kilometers. Ang ruta para sa Audax 200 ay from Subic, papadyak ka papuntang Kabangan. So dito matatagpuan ang first checkpoint na may cutoff time na 3 hours at 20 minutes. Ang distance nito ay 52 kilometers. Ang second checkpoint naman ay matatagpuan sa Masinloc. Ang distance nito from Subic ay 105 kilometers. At meron itong cutoff time na 6 hours and 45 minutes. So after Masinloc, papadyak ka pabalik sa Kabangan for third checkpoint. And then, balik ka na sa Subic para makompleto ang 200 kilometer walk. So yung start pa lang, puro ahon na. Papunta dun sa cementerio hanggang makalagpas ka. Hanggang dito. Pero banayad lang naman. So papasok na tayo ng Castillejos. Papasok na tayo ng San Marcelino. Time check 5:05. Yan, palabas na tayo ng San Marcelino. Maiksi lang pala yung San Marcelino. So oras natin 5:17. So iba-ibang klase ng siklista rin ang nakita kong sumali rito. May naka mountain bike, may naka folding bike, gravel bike, pero karamihan ay road bike. Yan, papasok na tayo ng San Narciso. Ayan, pasikat na yung araw. So yung distance natin ay 38 kilometers. Time check 5:44. So nakapasok na tayo ng San Felipe. Ang isa sa mga technique kapag solo ride ka is yung tumutok sa kaparehas mo ng takbo. So less effort pero na-maintain mo yung speed. Ang cut-off time sa first checkpoint ay 7:20 a.m. So, oras natin 5:56. Tapos, ang distance is 44 kilometers. So, ito, may banayad na ahon pero mukhang maigsilang. Mukhang pagdating dun, dulusong na ulit. 5 kilometers na lang, nasa checkpoint na tayo. So, itong first part, yung Subic going to first checkpoint, yung first, I think 10 to 15 kilometers, ahon lusong. So yung mga ahon, nasa 4 to 5% gradient. Pero yung iba, mahaba rin. Yan, nice. Itong tulay na to ay nasa 47 kilometer mark.
So ang plano ko sa ride na to is yung itong first checkpoint is one shot, dire-diretso. Yung papunta naman sa second checkpoint, kasi another 50 ulit yun. So I think magpapahinga ako every 25, hatiin ko na lang sa dalawa para hindi ako malaspag pagkapabalik na sa Subic. Ayan, papasok na tayo ng Kabangan. So ito na yung first checkpoint sa Fuel Max gas station. Sa bawat checkpoint, merong Quaddox staff na mag-i-scan ng QR code mo. Dito mare-record kung anong oras ka dumating sa checkpoint. So, dito na tayo sa first checkpoint. Ayan. Time check 6:26. So, maaga tayo ng isang oras. Okay din yon kasi pwede natin ipahinga yon or pwede natin idagdag para makarating ng maaga sa second checkpoint. Yun! Ito ulit, sobrang nauna ka pa sa akin! Masiraan niya ata kayo. Masiraan ba kayo? Oo, nasabukan ng gulong si James, si Sena. Okay na? Hindi na. Wala. Walang ano eh. Walang extra soup. Punit pa rin yung gulong. DNF na? Buti na inundan ko yung bike ko. Kung hindi, sabog din gulong ko. Kumatap ko men din kami 30. Oo nga, bilis na kanina. Ano ako doon? Hindi ko napansin. Nandito kami sa andilim kasi ni Marcy San Marcelino Arc. Oh, madilim na. Tama, may libre na natin mga tubig. Sige, pare. Dati ang didisak namin. Oo, oh, sige. Kumain, pre. Tapos na. Kanina. Ay, ka? Oo. Pwede yung pa-pick. Thank you. Doon, ride out na. So, oras natin is 6:40. Ito yung tulay sa 66 kilometer mark. Lakas ng ha. Lakas ng hangin dito. Ito yung bridge na sinasabi palagi ng organizer na mag-ilas. Kasi pagbasa daw to madulas. At merong mga space sa gitna na pwedeng magkasya yung gulong ng road bike. So, kailangan maging maingat. O tara, tumitin ka na sa amin. Hindi ako makakapit dyan. Maintaining lang ako. Pasok mo kami ng iba Zambale. Pag nakita nyo na itong parang ito, white tent, malaki, kakaanan kayo, huwag kayong dadiretso rito, huwag kayong dadiretso doon, dito kayo dumaan. Yan, pag nakita nyo yan, diretso kayo dito. So, ito yung itsura niya sa Google Map. So, ito yung provincial capital. At nandito yung park. So, dito tayo galing. Dumiretso tayo rito. Then, kakanan dito. And then, kaliwa. Papunta dito. Ngayon, kung di ka lumiko dito, mapapalayo ka ng gusto. Kasi, baka mapadiretso ka. At mapunta ka dito. Paganyan. So, ang laki nung diferensya niya compare sa daanan dito. So, itong kanto na to ay nasa 75 kilometer mark mula dun sa starting point sa Mango Valley Hotel sa Subic. Yan, napatigil ako dito kasi nga meron na namang daan sa kaliwa at meron din pa kanan. Buti na lang, tinuro sa akin ng isang kasali sa Odax na nasa kanan yung tamang daan. Shoutout at salamat sa iyo, sir. Bilis mo! Nakikitutok na nga lang eh.
Sir, salamat. So sa 86 kilometer mark, meron ng ahon. So nasa 7% siya. Hindi siya ganun kahaba. Buti na lang maiksi lang. So after nung ahon na yun, unting patag lang tapos paahon na ulit dito. Pero nasa 4% gradient na lang tong part na to. May mga nakikita na akong ano, pabalik na. Yung mga sakalam. Pabalik na sila. Tayo, meron pa tayong 15 kilometers para dumating dun sa second checkpoint. Nasa 90 kilometers na tayo. Ang plano ko sana papunta sa second checkpoint ay hindi ko siya iwa one shot. Kaso, napasarap yung tuto ko dun sa dalawang road bike. Lalo na dun sa isa yung naka-navy. Salamat sa iyo, Idol. Salamat sa pagtrang ko. Chico mucho. Baka naman. Ito na yata yung sinasabi nilang mahabang lusong. Papunta dun sa second checkpoint. So ito ay nasa 92 kilometers marker. Mamaya, ito rin ang dadaanan natin pabalik. So, mahabang ahon din yun. Pero banayad lang. Mas iniisip ko yung ahon na malapit na dun sa Subic mamaya pag pabalik na. Kasi, syempre, medyo pagod na at mas mainit na mamaya. Tapos aahong ka dun. At sabi rin nila, yun na yung part na medyo matrapik. So, kakain pa ng oras yun. Yung paglagpas ng tulay na to, ay nakabungad yung ahon. Meron pa palang ahon. Ayun o. Itong ahon na to ay nasa 94 kilometers. Yung gradient niya is nasa 9%. 7 to 9%. Ang hirap lang umahon kapag kayo mainit talaga. Lakas makaubos. Mahaba din yung ahon ah. Mahaba siya na 7% gradient. And unti na lang. Lulusong na tayo. Yung ahon kanina, nasa 7% gradient, tapos yung distance is wala pang 2 kilometers eh. Yun, lusong na ulit. Mahabang lusong to. Yeah! Let's go! Woo! Sarap! Mahabang ahon nga yun pabalik. So, babawi ako ng pahinga rito sa second checkpoint para may lakas para ahonin yun pabalik. So, bagay, nakapag-pondo naman tayo ng oras. Ayos. Nakaka 100 kilometers na tayo. Unti na lang. Second checkpoint na. Tsaga-tsagala. Oh, grabe, ang init na. So, time check. 8:54. Ang cut-off time sa second checkpoint is 10:40 a.m. Or 10:45 yata, 10:40. Ah, may ahon pa rin. Sa 102 kilometers, may ahon. Sana maiksi lang. Oh, sakit sa puwet. Dito na tayo sa Masinloc Municipal Hall. Ito na lang.
Yun, ito na yung second checkpoint. Oh, sa lakas. So, boss. Roman. Okay. Yun, dito na tayo sa second checkpoint. So, lakas. Time check, 9:04. So, maaga tayo ng isang oras mahigit. Isang oras kalahati sa cut-off time. So, makapagpahinga tayo na ayos. Yun, dito yung checkpoint. Meron palang kainan dito sa tabi. Ito. Kaso, puno agad yan kasi maraming sekrista. 2,000 years later. Yun, kain na. Dalawang rice. Bigat sa tiyan niya pag inahon. Anong oras na ako nakakain? 9:54. Yun, ride out na tayo pabalik. Going to Kabangan, third checkpoint. So, another 50 kilometers na naman to. Pero, this time, init ang kalaban natin. Grabe, trick yung araw. Ahon lusong naman to, pero kanina ang haba nung nilusong natin, so aahunin natin siya ngayon. Oh, grabe, heat training pa din. Oh, init. Guide us, Paul Lord. Let's go. Ito na yung start ng mahabang banayad na ahon. So, 1 kilometrong ahon siya. Tapos, ito na. Strawberry. Ito na yung pangalawang mahabang ahon. Galing sa Masundok. Ang init! Ginusto mo yan eh. Yung pabalik ng Kabangan, pagdating dito, kakaliwa. So, send way lang talaga. Distance natin ngayon ay 155 kilometers. So 2 kilometers na lang nasa third checkpoint tayo. So time check 1:06 p.m. Ang cut-off time sa third checkpoint ay 2:10 p.m. So abot tayo niyan. At may allowance pang konti. Mahirap din kasi pag sinasakto mo doon sa cut-off time. Siyempre, kailangan mo magpondo para makapagpahinga or kung may kailangan kang gawin. Headwind, crosswind. Ang hirap po madyak, grabe. Naka-apat na tigil yata ako papunta rito sa third checkpoint. 200. 200 na last time. Yun, umabot tayo dito sa 157 kilometer mark, third checkpoint.
Time check 1:13. So pasok tayo. Halos early tayo na almost 1 hour. Tingnan nga muna kasi sobrang init. Yun, pajak na ulit tayo. Konting pahinga lang. Papunta na tayo sa last checkpoint. Yun yung sa Subic mismo kung saan tayo nagsimula. Challenging yung pabalik na kasi nga yun na yung time na trick na yung araw. Tapos sasabayan pa ng crosswind. Lakas ng hangin. Hindi ka makapadyak ng diretso. So meron pa tayong 51 kilometers na papadyakin. Tostado na ako. Grabe. Ito yung kanto ng tinatawag nilang Bermuda Triangle. So ito yung tinatawag na Bermuda Triangle. So galing tayo rito, so dapat kakaliwa na rito papuntang San Marcelino Public Market. Dire-diretso lang yan, pabalik ng Subic. Yung iba raw, dumidiretso rito. Kasi napapasarap siguro ng padyak. Tapos dadaan dito, paganyan. So, napapalayo sila. Ang distance nito hanggang dito is nasa 14 kilometers. Pero yung mula rito hanggang dito ay nasa 9 kilometers. So, makakatipid ka ng 5 kilometers. Kahit ako na palagpas ako niyan eh. Siguro umabot ako hanggang dito. Then chine ko yung map ko. So bumalik ako. Then dito ako dumaan pa ganyan. Buti hindi pa ako nakakalayo. Natapos na namin yung Odax 200 kilometers. Ito si Ron. Mga dumating yata rito, alauna. Grabe. Hindi naman. 3 o'clock lang, 3 o'clock. Congrats. First time namin parehas. Hi guys, welcome to our vlog. Grabe, halos masimot ko yung cut-off time. Dumating ako dito mga, 5:05. Ang cut-off time is 5:30. Grabe init at hangin. Pero sulit. Adol, congrats! Congrats, Adol! Ganito, alas 3. Oh, sulit na experience. Diba ang hangin at init dito sa Alonga po? Claim na natin itong wheel stand. Okay, dito.
Thank you.